What's up mga kabahay? So, update tayo dito sa Lemens Project. So, kung mapapansin nyo nga dito, no? Yan, araw ng Martes, di tayo nag-vlog kahapon, Monday. Last kasi ng ano, no? Umulan kasi dito kahapon. Medyo malakas tsaka medyo nagtagal. Kaya, yun sanang dapat nagagawin dun sa side na palitadanis, hindi natuloy. So, ngayong umaga, pinauna na natin yon habang maganda pa yung panahon, no? Kasi paminsan-minsan pagkahapon is umuulan. So doon sa uli natin vlog na ipakita ko sa inyo yung palitadaan na to. Tapos na, no? Dalawang araw lang nilang binanatan yan. Tapos Sunday pumasok si magkakapatid, no? Samboy, si June at saka si Kokoy. Binanatan nila yung harap. So tapos na rin yung palitadaan sa harap. Kanto 1 na lang yan. Kanto 1 na lang din yon. Siyempre dito, si Tatay Rick. Ayan, ginagawa niya pa rin yung kanyang assignment. Ayan. Siyang bahala dyan sa pagbibistay ng mga buhangin, no? So, nakasukat na to na pang isang timba. Sinasako niya na. Para pag naghahalo kami ng, ano, ng pampaltada, is nakasukat na. So, sa isang simento, ang ano namin dyan, ang ratio namin dyan is apat na ganito. O, isang simento, apat na sako nito, no? Pero hindi siya puno, no? Nasa mga lagpas lang siya ng kalahati. So, dito sa view, dito sa gilid, yan. Pagtapos nila sa kabilang gilid, dito naman sila sa side na to. Tapos, sa taas, in-start na nila yung kanilang mga kantuhan ng mga bintana doon. Punta tayo naman sa loob. Tapos, sakit tayo sa taas. Nasa taas pala sila lahat. Si Kokoy lang yung naiwan dito sa baba. Dito, tingnan pala natin dito, makikita natin. Ayan. Ayan, doon sa side na yun, no? Pasok muna tayo. Ayan. Nandito si Kokoy. Kinasa na nila yung ambar ito. Palabas sa, ano na, palabas sa, papunta sa likod. Dito yung magiging laundry area. Tapos meron pa rin tayong maliit na bintana para sa ventilation. Siyempre. Tapos yan, nakantoon na to. Tapos yung paltada rito. Nakantoon na to, no? Yan, paltadaan na to. Yan, dito sila nagpapalitada. Tsaka sa taas, nagkakantuan si sila Raymond. Tapos Samboy. Okay tayo. O nga pala, na-layout ko na nga pala yung hagdan, no? Hinihintay ko na lang yung approval nito. Yan yung layout. Yan, may landing dito. Isang step, then landing. Ayan, o, bali 11 yata yan, o, 10 yung step natin. Kaya tayo. Okay! Ayan. Yung ginagawa ni Raymond dito, yung dalawang bintana na paglalagyan ng glass block. So, pwede natin ipabili yung glass block. Yung, sa mga hindi nakakalam, yung glass block is yung mga glass na, ano, na square. Hindi siya kulay black. Kahit na glass block siya, hindi siya kulay black, no? Kaya siya clear. Hey, ibig sabihin ng black, yun nga, square, kwadrado. So, ang size nito is 40 by 120. Kasi yung sukat ng ating glass block, karaniwan is 190mm or 19cm. So yung 40, kasya dun yung dalawa na magkatabi at may allowance pa. Dalawa tapos 6 yung pataas. Diba? So ito, para ito sa liwanag ventilation dito sa ating hagdan. So yung kinakanto nila. Tapos dito, ito side dito, ayan. Nakakadaan naman tayo rito. Ito tayo rito. Ayan, dito naman si Bong! Yo, yo, yo! Si Bong, mapag-magic. Mapag-magic yan, si Bong. Ayun, oh. Dito naman si June, Samboy, ito si Bong. Ayan, may papaltada sila rito. So, tutuloy-tuloy na nila yan dito hanggang mamaya. Abang, walang ulan. Di ba, Bong? Yes, yes, yes! Ayos. So yan mga kabay, kagagaling lang natin sa
Lemons, no? Nag-lunch lang ako dito kila Mama, dito sa kanyang bahay Kubo, kayo yung aking inay. At pabalik na rin tayo sa pabalik na rin tayo sa Deka, pero pakita ko muna sa inyo yung pinakita ko sa vlog nung nakaraan, yung tanim ko, no, na mulberry. Tingnan niyo, kausbong lang ng dahon pero may bunga na yun, no. 1 2 Ito pa. Ayun, no. Diba? Bilis, may bunga kaagad. May bunga na yan. Ito naman, wala pa. Tapos, yung dalawa din doon, yung isa doon, wala, wala pa rin. Yung dito, yung isa rito, may bunga na rin, no? At baka, pakita ko mo yung mga, ano, mga alaga ni Teng, pet malu. Chinese chicken, eh, no? Tapos mga bibe. May Rhode Island Red pa siya doon. At pabalik na rin tayo sa, ano, baka kumukulimlim naman na tuulan. So, pabalik na tayo sa Deka Clark, no? At baka natapos na ni Johnny yung abang ng mga ano doon. Ito muna tayo sa may sapa. Baka natapos na ni Johnny yung mga abang ng electrical natin doon. At baka mapag-start kami mag-tiles ni Kenneth doon sa extension sa ibaba, no? So, nalagyan ko ng camera uli yung ano ko, yung aking helmet. So, try natin mag-film ng biyahe natin pabalik sa Deka. Okay, let's go! Okay, let's go. Nuna ako, ma. Bye-bye. Okay, Thunder. Let's go. Nabutan pa tayo ng ulan. Karga na.
So sabi niya may spare pa daw kami na isa dito. Ayos yun, pagka may additional ano pa na, na malakas na appliances, edi may spare pa tayo. So hindi na namin to nilubog, no? Kasi nga, kapag nilubog pa namin to sa pader, rest lang ang kapal nito, yung breaker natin baka lumusot na sa kapitbahay, no? So kung makapapansin nyo, malalim yan. So pwede natin i-suggest na lagyan na lang to ng cabinet. Pintuan na lang, no? Para mag-flat na lang yan. So, yun ang maganda dyan. Para nakatago yung electrical dyan, no? Yung outlet, hindi naka-expose. Pero kung exposed, okay lang dahil malinis lang din naman tingnan, no? Maganda lang din naman tingnan. Or pwede pa nga maglagay dito ng mga shelves, so. Diba? Pwede rin yun. Tapos eto, hindi masyado mahilig sila, ma'am, sa mga outlet, no? Wala silang kahilig-hilig sa outlet, kaya apat yung nilagay namin dyan. Tapos meron pa kaming floor socket dito. Meron pa kaming floor socket dito. Tapos eto pa. Ayan, no? Ayan, kaya, ayun, hindi sila gano'ng mahilig sa outlet, kaya konti lang yung mga outlet na additional dito. Na-joke lang yan, baka. Ito naman, kung mapapansin nyo yung switch dati dito, dito yung nililipat ni Johnny, kasi dito, sliding door na glass, no? So, tatawid yun doon, gagawa tayo ng, ano dito, no, pulse beam. Papasok natin yung, anong tawag dito? Yung flexible or yung PVC, gagawa tayo ng pulse beam dito, parang ganito. Papunta rito para yung salamin natin is hanggang dun lang. Yan, level lang sila. Parang ganyan. Meron siyang header. So, meron nag-comment. Itinatanong niya kung pwede bang sideways yung handle. Sa totoo lang, sideways talaga yung handle niyan. Nakita ko rin sa picture, no? So, nung after ko itong install, nakita ko sa picture. Hindi ko lang naipakita sa vlog. Binago ko rin kaagad yan noong Sabado pa. So, kung makita niyo, yung install ko ito nakapaganon. Nakapaganyan. Kasi, out from the box, ganun ang posisyon niya, no? Ganun ang posisyon niya out from the box. So, in-install ko siya ng ganun. Siguro, ang dahilan doon, sa tingin ko lang, kaya nila in-install ng ganun yon sa box para sa packaging. Kasi nga naman, ang laki ng space na kakainin, no? Hindi ka mukha nung tinawid lang nila, yung packaging niya is maliit lang na kaon. Kakasya siya, hindi ka mukha nito malaking kakainin niya. So, yung nagtatanong nga na kung pwedeng sideways, ayan yung sagot, kabahay. At saka nireplyan na rin naman kita, sabi ko pwede. At nagawa ko na nga, no? Sideways. Side na yung ating handle, kabilaan. So, sinabi ko rin sa kanya kung paano niya gagawin. Kakalagin niyo lang ulit ito, may tornilyo na screw yan sa loob nito. Sa likod, sa likod niyan. Kalagin niyo lang yun, hugutin niyo ito, hugutin niyo na kaganyan, tapos ibalik niyo nang nakaside. Ganun lang kasimple, mga kabahay, no? Pakita ko lang ulit. Ganyan. Oh, locking on daw. Diba? Oh, galing. Meron pa siyang ano. Yan o. Pag may bisita. Kaso sabi nila, ma'am, di daw nila to abot pang matangkal daw. Pero tataas pa naman yung flooring eh. So, kapag matapos ni Johnny yung abang na to, pwede na tayo mag-tile. Titingnan natin, no, mga kabahay. Pero, tumawag yung roofing, no, yung roofing materials na in-order natin, darating na daw ngayon. Yun ang kagandahan nun. So, kung dumating na maaga-aga, edi tingnan natin kung makapagbubong kami ni Kenneth or kung magpiprepare kami or maglilihat kami ng tiles. Sa taas naman, kaya tayo sa taas. Ay, may mumu. Asensya na kayo, medyo makalat. Kasi, ginigiba na rin namin dito yung opening ng extension. Yan. So, dire-diretso na, maliwanag na. No? Ayan. Pinasintahan na ni Kenneth yun. Nabuhusan niya yung biga rito. Itutuloy niya yung sinta rito. Para makapagbubong na kami. Ayun din, tinutuloy niya yung sinta. Tutuloy niya ng garito. So, binuksan na namin to kasi para makilos kami na maayos. At itong ceiling na dating nakapaslope ganon, magiging na siyang straight. At aayusin namin magdo-double ceiling na lang kami. Kasi nga, mataas na yung ating roof. Ito yung existing roof dati. Kaya nakaganyan yung bubong, tatama na siya. Eh ngayon, nandun na. So, pwede na maging flat yung bubong natin, yung ceiling natin dito, pati dito. So, yun mga kabahay, no? Mataas na yung ceiling. Ay di, maganda na. So, yan yung nag-iba nila. Ang dami na naman to.
Tatawagin natin yung naghahakot mamaya para luminis din kami sa baba. Kasi yun o, makikita nyo, dami na namin tambak, no? Nagkalat na. So yan, gigibayin muna lahat ito. At try natin kontakin yung naghahakot ng, ano, ng panambak para lumuwag kami mamaya. Di ba, Net? Oo! Yun o, lumiwanag na mga kabahay, no? So, bibili ako ng sako mamaya para may sako ito. Tapos bukas, hahakutin yung tambak. Tinawagan ko na si Ian, no, yung maghahakot. Para lumuwag kami sa baba. Ayan o, mahakot natin yung tambak doon. So, lumiwanag na. Bali, mali-level na natin ceiling hanggang doon. So, maganda na siyang tingnan. Instead na katulad dati, makapaslope siya rito, di ba? Tapos gaganon. Ito, magiging maliwalas na yan, no? So, sa baba naman, pinestop muna natin yan dahil wala tayong sako. Tutuloy na rin yan bukas ng umaga kung makabili ako mamaya. Tutalakutin na rin yan bukas. Dito naman, ayan, nag-prepare na tayo ng halo. No? Ang oras ngayon is pasado alas 5 na. 5:15 o 5:20 siguro. Mag-start kami mag-tile dito, mag-overtime kami, no? Total dito naman natutulog si Kenneth at saka si Kilit, no? So mag-overtime na kami. Kasi kaya hindi pwedeng walang matutulog dito kasi open yung bahay. Ayan, no? Baka mawala yung mga gamit, mahirap na. So, yun. Kailangan natin itong mga tiles kasi gawa na yung ating mga sliding door. Tapos ito, isang araw lang naman ito gagawin. Fixed glass. So, kailangan na natin itong mga tiles para ma-install na yung mga window natin dito, sliding door. Mas makover na ito, no? Yun. So, kaya ngayon, mag-overtime kami mga kabahay kasi si Johnny, naabang yun yung mga electricals natin. Ayan, no? May floor socket tayo dito. May floor socket tayo doon. Tapos dito makikisupply natin yung breaker natin. Okay, so magmimerienda muna kami para may energy kami para sa aming overtime bago kami mag-start mga kabahay. Thank you.
Yan, so bali ito na yung nagawa namin, mga kabahayo. Yes. Nuubos na lang namin yung halo, no? Isa na lang ngayon, no? Nagkulangan lang ng konti, naghalo ng konti sikilit para matapos na lang tong isa na to. Okay. Time check is 8:30. Almost 6 na kami nakapag-ano, no? 6 PM na kami nakapaglatag. Nag-prepare pa kami ng halo at nag-merienda pa kanina. Yun, no? Walang sayad yung ating pinto. Ayos. Okay, so tatapusin na lang ni Kenneth itong isa. Yan. Then okay na, maglilinis na lang. Tapos na. Tapos na sa araw na ito, no? Ipapatuloy na lang natin ito bukas. Kasi pauwi na ako niyan bukas, may papasok tayo magtatrasas dun sa Lemens, no? May floor socket nga pala tayo rito. Ito yung abang sa floor socket. So may saksakan tayo dito sa floor. Tapos floor socket din to, itong isang to, dito sa may corner. Yan. Tapos nadagdagan na ng mga socket ni Johnny yun, pagkita ko kanina. Ayos. Yan, so dito na natin tatapusin yung vlog natin, mga kabahay. At pauwi na rin ako. Gutom na, no? So kailangan na natin umuwi para bukas makapagpahinga naman ng konti, para bukas na naman itutuloy natin to, no? Dumating na rin yung yero. Baka pagka natapos nila Kenneth yung inasin, bukas ng umagas, tutuloy nila yung asintahan sa taas. Lililisin nila yung mga debris na pinagtibagan doon. At bandang hapon, kung may time, kung depende kung ito yung unahin namin or pwede kami magbubong. Yun nga pag natapos yung mga asintahan doon sa taas. At sa Lemens, punta tayo na maaga para ma-briefing din natin yung magkatrust doon sa Lemens project. So yun, mga kabayan, ganito na lang at salamat sa panonood.